Isa na magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang pinaka-the best na architectural style dito sa Pilipinas. Pag-usapan natin yan ngayon. Kapag nakakita ako ng mga bagong design ng mga bahay dito sa Pilipinas, no? Yung mga pinapakita sa social media, no? Napapanood natin sa TV, no? Mga bahay na pinapa-house tour, no? Naiinitan ako. Parang ano, maganda lang sa mata, no? Pero hindi bagay sa Pilipinas. Kita mo yung mga malalaking salamin, mga fixed glass pa, hindi mabuksan. No? Tapos mga material niya, concrete. No? Tapos wala masyadong sunshading. No? Hindi talaga bagay. No? Oo, maganda yung design, pero kulang sa aral. No? Itawag ko yan ng mga action star architecture. Bakit action star architecture? Di ba yung mga action star? No? Naka-leather jacket, tangaling tapat, no? Ay, hindi bagay, no? Kaya ganun siya, no? Para siyang isang tao na naka-leather jacket. Maganda yung leather jacket niya, suot-suot niya sa tanghaling tapat. Hindi talaga bagay. No? Kaya ano ba yung talagang bagay na modern architecture dito sa Pilipinas? Papakilala ko sa inyo yung kitawag na tropical architecture. Check this out. Kapag sinabing modern, ang naiisip kagad natin maraming glass, puti, bongga, pangmayaman. At nakakalungkot nga kasi kadalasan, ginagaya na lang natin yung mga modern designs na nakikita natin sa social media, saka sa Pinterest. O kaya yung bahay ng mga artista, napapanood natin sa YouTube, na wala naman talagang problema sa pera. Na kahit 24 hours silang magpaandar ng aircon, okay lang. Kaya okay lang sa kanila kung puro salamin yung bahay nila, no? Kaya hindi na nila buksan yung mga bintana. Pero hindi naman natin kayang gawin lahat yun. This time, I will educate you. Ano ba ang bagay na architecture sa atin? Anong architecture style ba ang mas okay na i-apply natin sa ating mga designs? Tayong mga Pinoy, fascinated tayo sa culture ng mga Western, no? Dahil sa Western influence, na iisip natin na pati yung architecture nila maganda at gustong-gusto natin. Pero ang totoo, hindi kasi siya bagay sa climate natin. Kasi tayo ay nasa tropical country. Kapag narinig mo yung salitang tropical, ano yung pupasok sa isip mo? Baka naiisip mo yung puno ng nyog, island, beach, mainit, pero isang magandang lugar. Yung tropical architecture naman. Pag sinabing tropical architecture, baka naiisip mo yung bahay kubo, na simple, mumurain, mahina. Pero ano ba talaga ang tropical? Ang Pilipinas ay isang tropical country. Ibig sabihin, dalawa lang ang seasons natin. Wet and dry. Kalahati ng taon mainit, kalahati naman may kalamigan. At dalawang direksyon ang hangin natin. Yung isa tinatawag na northeast monsoon o sa Tagalog ay amihan. Ito yung medyo malamig-lamig na hangin mula October hanggang March. Northeast ang source nito, kaya kung ang openings ng walls o mga bintana ng bahay natin ay itatapat natin sa direksyon na yan, mas malamang na presko ang bahay natin. Kapag April naman hanggang September, karaniwan dumarating yung southwest monsoon o sa Tagalog ay habagat. Itong hangin na ito ay medyo maalinsangan at ito yung nagdadala sa atin ng mga bagyo.
At kung maintindihan lang natin ang climatic pattern ng Pilipinas na hindi naman talaga mahirap maintindihan kasi kadalawa lang, wet and dry, mas may improve natin ang ating architecture. Pwede bang maging modern ang tropical architectural style? Oo naman, no? Basta ang importante, may apply ang mga principles ng tropical design in a modern approach. Ano-ano ba yung mga principles ng tropical architectural design? Number one, passive cooling. Number two, sun shading. Number three, low thermal mass. At yung number four ay yung storm water management. Kapag yan ay na-blend mo, nagamit mo, pwedeng maging modern na tropical architecture yung style mo. At pag nagawa mo yan, nagawa yun ng isang designer, may kukonsider na isang green building o sustainable ang iyong structure. Pag sinabing sustainable, hindi masyadong kumukonsumo ng malaking energy. So, ibig sabihin, ay environment friendly ang iyong ginawang design. Ano-ano ba ang mga importanteng points dyan sa apat na principle na yan? I-discuss natin isa-isa. Unang-una, passive cooling. Ano ba yung passive cooling? Simple lang yan. Ibig sabihin, palalamigin mo yung bahay nang hindi ka gumagamit ng mechanical o ng electrical appliances. So, wala kang gagamiting artificial source ng energy. Paano magagawa yan? Ibig sabihin, maglalagay ka ng mga papasukan ng hangin at maglalagay ka rin ng kung saan lalabas yung warm air. I-invite mo sa loob ng bahay yung cool air at paalisin mo naman yung hot air. No? Ibig sabihin, kailangan maintindihan mo paano gumagalaw ang hangin. Kaya napakahalaga na alam natin yon. Alam naman natin na ang hanging malamig ay bumababa at yung hanging mainit ay umaakyat at pumupunta sa itaas. Kaya kung gagawa ka ng mga opening sa bandang ibaba, sa mga bintana, at sa itaas na part ng bahay mo, mas magiging maganda yung circulation. Kakaroon ka ng tinatawag na cross ventilation or passive cooling. Hinahayaan mo na palamigin ng nature ang bahay mo. Papasukin at palabasin ang hangin. Kaya sa bagay niyan, mahalaga rin na alam mo rin yung orientation. No? Na-discuss natin dun sa nakaraang video natin. Yung orientation ng ating bahay towards north, east, south, or west. Dahil malaki rin ang nagagawa nun para mapalamig ang bahay mo. Number two na principle ay yung sun shading. Ang araw na nakatutok sa bintana kapag hapon o tanghaling tapat ay nagbibigay ng napakainit na temperature sa interior spaces ng bahay. Kaya para mabawasan ito, pwede tayong maglagay ng sun shading devices kagaya ng shutters, louvers, breeze blocks o ventilation blocks o wide overhangs o yung bulada. Ang objective ng sun shading devices na ito ay para ma-reduce o mabawasan ng mga 50% or more ang exposure sa araw ng ating mga interior spaces o ng mga rooms natin. Sa ganun, mas mababawasan ang init pero hindi naman mababawasan significantly yung natural light o yung liwanag ng araw na pumapasok sa loob ng bahay. Kailangan din kasi nating papasukin yung liwanag ng araw dahil ito ay isang natural disinfectant. At syempre, para tipid ka nga naman sa kuryente, hindi ka na magbubukas ng ilaw kapag ka maliwanag pa yung araw. Next ay yung low thermal mass. Ano ba yung thermal mass? Ano ba yan? Yung thermal mass ay yung property ng isang material na mag-store at eventually ay mag-release
ng heat. Mas matagal mag-release ng heat, mas hindi siya okay gamitin yung material na yun. So, ano ba yung mga material na matindi mag-absorb ng heat tapos ang tagal mag-release ng heat? Number one, example niyan, reinforced concrete. Kaya kapag yung pader mo ay mga precast concrete, kagaya na sinasabi ko, no, kapag umaga, malamig yan. Pero kapag matutulog ka na sa gabi, napakainit sa loob ng kwarto na ginamitan ng pader na reinforced concrete o precast concrete o solid na konkreto. Kasi buong magdamag ay i-release ng pader na yan yung nasipsip niya at na-store niyang init sa buong maghapon. Kaya hindi yan recommended sa tropical architecture style. So, pipili ka ng mga building material na mababa yung thermal mass. Ano-ano yung mga material na yan? Siyempre, yung mga insulated panels. Mga wall panels na mayroong insulation. Mayroong sandwich technology, no? Na mayroon siyang insulation sa gitna. Tapos, yung dalawang side ay solid. No? Meron din namang ginagawa na nasa labas yung insulation, na yung gitna yung solid. Either way, nag-work yun. Ang importante ay napipigilan yung material na mag-absorb at mag-release ng heat. Kaya, kailangan low thermal mass yung gagamitin nating material. Ito man ay sa roof, ito man ay sa walling, at ito man ay sa flooring. Kung ganon, ay magiging tropical architecture ready yung bahay mo kung ganon yung gagamitin mo mga material. Number 4 na principle ng tropical architecture ay stormwater management. Dahil nga kalahati ng taon ay nakakaranas tayo ng manakanaka hanggang sa malalakas na ulan, mas maganda kung maiipon at marireuse natin ang tubig ulan. Magagamit natin ang tubig ulan para maipanlinis ng bahay, maipang-flush sa mga toilets or emergency supply kung sakali na maputol o mawalan ng supply ang service provider natin ng tubig. Pwedeng gumawa ng cistern tank o tangke sa ilalim ng lupa na magkokolekta ng rainwater. Pwede rin naman na ito ay overhead o nasa itaas ng bubong ng bahay sa form ng isang water tank. May mga paraan para ma-filter o ma-process ang rainwater to the point na magiging potable na siya o pwede na siyang inumin. Pwede nating i-research sa mga suppliers ang mga technology na ito, pero kung hindi naman natin intention na inumin yung rainwater eventually, mas okay pa rin na may means tayo para makolekta ito, ma-store at ma-reuse sa mas kapaki-pakinabang na gamit kaysa pumunta lang ito sa mga kanal. Oh, ngayon na marami na tayong na-explain, magpapakita naman tayo ng mga sample. No? Siyempre galing sa internet na mga modern tropical architecture style. So, tingnan niyo itong mga sumusunod na example na ito.
Okay, so yan ha. Hindi lang puro itsura ang architecture, no? Kailangan komportable ka rin, no? Paano matatawag na home yan, bahay mo, kung hindi ka naman komportable? Mas gusto mo parang lumabas kasi ang init. So, kailangan nagre-respond din ang architecture sa climate. At sa kung ano ang ano talaga ang urban fabric, wika nga. Kailangan yung architecture ng bahay mo ay hindi pilit, kundi nagbi-blend siya sa iyong surrounding, sa iyong property at sa needs mo. Okay, so maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod, ako po si Architect Ed. Mag-iingat po tayong lahat. Bye!